Araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Mariachi Garden. Ang sishare ko naman po sa inyo ngayon kung paano tayo makagagawa ng mga bougainvillea na yung talaga na trim na na makapagpapupuno ng bulaklak na kagaya dito. Alam nyo, sa umpisa talagang hindi maganda pag nag-trim tayo, pero pagka yung mga bougainvillea natin trim na, eh konti na lang yung mga humahaba-haba na mga sanga niya. Nasasanay na siya na maliliit na yung mga lumalabas na mga sanga niya, hindi na siya masyadong humahaba pagka trim na. Kagaya dito yung mga ito. Ang makita nyo ito, mga usbong siya pero hindi na siya masyadong humahaba kasi na maintain na natin, na trim na natin siya. Kagaya rin dito. Ito, isa na ito. Nakita nyo, medyo mahaba kasi ito, kulang yung kulay niya. Nilagyan ko siya ng graft kaya mayroong bago ito, mahaba. Kaya mapansin nyo, iba ang dahon. Hindi ko pa siya masyado natitrim kaya mahaba siya. Bagong graft pa lang yan. Inaluan ko. Ito pa yung isang graft dito. Ibang dahon niya, di ba? Isa dito. Pero pagka na-maintain na natin, na-trim tayo ng trim, sa umpisa, pero pag matagal na, hindi na tayo trim na trim kasi na-maintain na natin yung bilog niya. Konti-konti na lang yung humahaba. Papakita ko sa inyo kung paano ang gagawin para maging ganito at tumami yung mga bulaklak. Kapag nagustuhan yung video nga ito, makihit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko sa video. Ito yung sasample ko sa inyo. Natitrim na rin ito, kaya lang hindi masyadong natrim ito mga huling araw, kaya medyo merong mahahaba. Ito ngayon, nung papakita ko sa inyo para magawa natin na ganyan kaganda. Gaya ng mga ipinakita ko dyan. Kasi kahit na mabulaklak ito, mahahaba na siya. Pwede natin pabulaklakin ito ng maiksi lang sa ganito lang yung mga sanga niya. Mamulaklak na siya, kaya hindi siya makakalayo. Magiging bilog din. Pwede na natin putulin dito. Tatapat na ito. Hindi naman sagad na sagad. Puputulan natin yan. Talagang ganyan. Para mas mapaganda natin yung mga bougainvillea natin, dapat tayo mag-trim. Ito naman, pagka nag-usbong, may iksi na yung magiging mga usbong niya. Saka siya mamulaklak. Maganda na siyang tingnan, hindi na siya yung mga lumalayo-layo. At saka yung pag-trim niya, ilalagay din natin sa tama, hindi basta yung trim lang ng trim. Ilalagay natin doon sa magandang magiging forma niya. Yung mga nasa baba na ganito, pwede na natin tanggalin dito para mas maganda siyang tingnan, di ba? Kasi kung papabayaan din naman natin, mamumulaklak nga siya pero hindi siya magandang tingnan. Ganyan. Hindi naman natin ipakakasagad-sagad kasi alam niyo, pagka sinagad-sagad natin yan, hindi naman agad-agad mamumulaklak. Pero ito, ito, oras na nag-usbong siya ng mga maliliit, mamumulaklak na siya. Ito pala, kasali pala ito. Dali. Diba, maganda na ngayon kaysa kanina, di ba? Konti-konti lang naman yung binawas natin. Ayan na. Yung mga mahahaba lang. O, makikita nyo ito. Diba ito, mga giant. Ito, namumulaklak na rin. Ito ay yung White Alicia. Tinan nyo, na-maintain ko din na walang mahahaba.
ayan, pag nagtagal, wala na rin mahahaba na lalabas doon na pag namumaklap. Ito, alam nyo, itong wide alisa, talagang giant dito. So, kahit ito, ito kasi, kung ito, Singaporean pink, talagang kung namumulaklak ito, napakakapal, nabubulo na ako. Ito na rin, mapansin nyo ito, ito, itong talong na violet na to, di ba ito dati yung napakaraming bulaklak, ay naglagas siya, yung minsan hindi ko nadiligan siya, 3 to 4 days na hindi ko siya nadiligan, naglaglag yung bulaklak. Pero napansin nyo ngayon, nag-umpisa na naman siya mamulaklak. Ayan. Ito yung na-video ko minsan sa inyo na napabayaan ko, hindi ko nadiligan. Pero ito, napansin ninyo, napakaganda siya. Huwag tayong kabahan na mag-trim. Pagka ganito naman na, hindi na kailangan tayo ng trim na trim kasi may eksi naman na yung mga lumalabas na usbong niya. Makita niya wala na siyang mahahaba kasi nasanay na siya, trim na siya. Ito kahit ito ko. Oh, di ba? Nag-uusbong siya pero malilitin kasi makapal na siya, na-trim na siya ng gusto. Wala na yung masyadong mga humahaba. Ganun lang ang gagawin niyo sa mga pagkambilan niyo para ma-maintain natin na lagi siyang maganda. Saka huwag natin pababayaan na ano. Ayun pala mga puno. Pag ganitong malalaki na. Lagi ninyong lilinisan ito. Lagi ko sinasabi. Kasi may nakita ko kanina eh. Nasilip ko eh. Ito dapat linisan itong mga ganito. Ah, diba? Para mas maganda. Ito. Singaporean pink din, mga kamukha sila. Kaya lang, ginawa ko, ginarap ko ito. Pero ito, pwede nang putulan dito. Mahaba pa kasi. Para magsanga siya na marami. Alam niyo ito, isa dito. Hindi dati nakapwesto dito ito. Dinala ko lang dito para maipakita ko sa inyo na maganda yung mga natitrim natin ng mga bougainvillea, maganda kong mamulaklak. Ililipat ko na uli. Di ba? Ganda. Ate kaya dyan ka lang, kung kaalis dyan, cameraman ko. Camera woman ko, dyan ka lang. Ganda nito lang ito. Nalipat ko na yung isa. Hindi na mailipat ko naman yung ginupitan ko. Yung ginawa natin na tinirin ko. Ito yung mga, ito yung bagong trim natin. Ayan. Maaari paging ganito na rin yan. Ganito. Ay ganda. Ang napulaklak. Yung isa eh, nabuhat ko na eh. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood nyo ng mga video ko. Maraming.